doon ako turn off kasi sa media dumaan. Sabi ko nga, that's the lowest form of campaigning. I even, beyond that, parang I think it's abominable. Ito ang naging komento ni Senator Panfilo Lacson sa Twitter post ni Senator Manny Pacquiao kaugnay sa paghikayat sa mga kapwa presidential aspirants na tumulong sa mga biktima ng Bagyong Odette. Ito'y matapos ang pananalasa ng isa sa mga pinakamalalakas na bagyo na tumama ngayong taon. Ayon kay Lacson, hindi na dapat kailangang ipagkalandakan pa sa media ang pagtulong. Alam mo, nadidiminish yung purity ng intention. So that's the reason why I did not respond anymore because naging media play na. But had it, kung ginawa lang yan na private message, ang bilis ko nag-respond dyan. Sige, whatever resources na at our disposal, I'm willing to share. Isa naman sa tumugon sa panawagan ni Pacquiao si Vice President Lenny Robredo. Ayon sa kalyado ni VP Lenny na si Senator Risa Hontiveros, tuloy-tuloy ang pagresponde ng kampo ng vice-presidente sa anumang sakuna. Naiintindihan naman niya ang kapwa-senador sa panawagan nito. Naiintindihan ko si Sen Manny, baka he speaks from the heart and birthday niya ngayon, so baka kaya niya naipanawagan ng ganoon. I also respect Sen Ping dahil sa kanilang karanasan as our rehab czar from Yolanda. At higit sa lahat, masaya ako na nagresponde din naman si VP Lenny dun sa panawagan ni Sen Manny because like Sen Ping, si VP Lenny all throughout this pandemic and even before, nagre-responde talaga proactively. Tumugon na rin ang kampo ni presidential aspirant Isko Moreno sa panawagan ni Pacquiao. Nagbigay na I asked the city council to have an emergency session. At pinagbigyan naman ako. Then we appropriated a few millions to be extended sa lahat ng kababayan natin sa Visayas. Yung mga volunteers naman natin, nagkanya-kanya na silang kilos on their own. Nag-repack sila at padala na rin ng mga goods sa iba't ibang lugar sa Visayas. Walang tigil naman ang pamimigay ng tulong ng unit team ni Bongbong Marcos at Sara Duterte sa mga nasalanta ng bagyo. Kahapon, personal na nag-ikot si Bongbong Marcos sa isla ng Siargao upang kumustahin ang mga nasalanta ng bagyo. Sa inisyal na datos ng NDRRMC, papalo na sa 587 million pesos ang iniwang pinsala ng Bagyong Odette sa agrikultura at infrastruktura. Aabot naman sa 58 ang patay at 18 ang nawawala sa pananalasa ng bagyo. Inaasang tataas pa ang bilang ng mga ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.